Hello, hello. Welcome back to my channel. Today is November 23. So it's Friday. So malapit na po ang mag-end ng October, Kabsat. So malapit ng Christmas, no? So I'm in Lisa's vlog in Holland. Yeah, so meron na naman tayong another tutorial. So before anything else, yung hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please subscribe my channel and please hit the bell para ma-notify kayo sa aking next vlog. And meron po akong stream, live stream. So kung may time kayo, pwede po kayong bumisita sa aking live stream. So today's video, kakabsat, ay meron na naman akong another video na pwede pong ituro sa mga small YouTubers na kagaya ko na talagang nasa level 2 pa lang, diba? So at least marunong na ako mag-edit, marunong na akong gumawa ng intro, and then everything simple about edit. So, pag hindi nyo pa napanood yung mga aking previous tutorial, please panoorin nyo, lalong-lalo na po yung mga baguhan na wala pa talagang kaalam-alam about sa mga pag-e-edit, how to make intro, and also paano gumawa ng edit. And especially, meron tayong tinatawag na Premiere. Premiere ay pwede nyo pong schedule ng inyong video. At pwede nyo pong i-save yung date kung kailan meron doon akong premiere tutorial. So, pag hindi nyo pa napanood, panoorin nyo, okay? So, itong tutorial na to is how to make a subscribe button animation. Ito ay tinatawag natin na pag gumawa tayo ng video, ay di ba meron tayong intro, yung intro natin, ay meron din tayong subscribe button, di ba? Para makita yung mga tao na yung subscribe button ay para meron silang sign na yun po ang i-click nila para ma-subscribe sa ating channel, di ba? So ginawa ko yun kasi kadalasan ang mga tao kakabsat ay dinadownload po nila sa Chrome o sa Google, nandun na po lahat, pero kadalasan minsan hindi ka po nakakuha ng subscribe button, no, with sound. So minsan ay mahirap, pero meron ding edit na nandun na lahat. Pwede mo din kunin yung subscribe button sa ating edits sa stickers. So andun, pero dahil gusto ko pong gawin to, na napaka-excited na gawin ko yung sarili ko kung paano po gumawa ng subscribe button, ipapakita ko sa inyo kung paano kong ginawa. Napaka-simple lang po. Super simple lang po itong pag-e-edit na to. So sana magustuhan nyo, and ituturo ko po sa inyo kung paano. So sana po kayo na po mag-adjust, kasi ako po paumpisa pa lang talaga ako sa pag-YouTube. So dahil gusto ko naman din na magkaroon ng sarili kong content na nakakatulong din ako sa mga kagaya ko na small YouTubers at sa mga tao na hindi pa talagang alam kung paano pong gawin ang mga pag-edit, paggawa ng intro and everything, okay? So kagaya ko na small YouTubers, panoorin niyo to. At sana nagustuhan nyo, at sana meron kayong natutunan. So, let's start and enjoy. Mag-enjoy kayo sa aking tutorial, okay? Hello kakabsat! Andito na tayo ngayon sa aking harap ng aking screen, ng aking phone. Then, yun na naman aking gagawin kakabsat, ay gagamitin ko na naman yung PicsArt and InShot, okay? So, punta na tayo sa PicsArt and check ko kung nandito yung kulay na gusto ko, and dito po kayo kukuha ng kulay na gusto nyong gamitin para sa iyong subscribe button animation. So, dahil mayroon po akong kulay, ito po yung kulay na gagamitin ko. Yan na po. So, okay na po yan. Nakasave na po yan sa aking
aking phone. So, then ngayon ay back tayo. Punta tayo sa, and kakabsat kung meron na po kayong gustong kulay dito sa PicsArt, dyan na po kayo kukuha ng mga color na gusto nyo. So, okay, punta na tayo sa InShot. Ngayon, then new. So, ito po aking gagamitin. Dahil hindi po siya nakaka-cover lahat, gamitin po natin yung canvas. I-press natin to para makuha lahat ng kulay. Then check. Dahil naka 5 seconds siya, gawin po natin, i-press natin, gawin po natin, let's say 13 seconds. So, okay na yan. Okay na yan. Then, ang gawin natin ay itatype po natin yung pangalan ko sa una. So, Lisa's Vlog. Lisa's Vlog in Holland. So, dahil nandyan na yung aking pangalan, gawin, ayusin lang po natin ng konti. Palakin natin ng konti. Then, i-ano po natin, i-center natin. Press, center natin. Ayusin natin, okay? Ayan. Tapos, okay. Then, yung title ng pangalan ko, ay i-click po natin to. I-click natin yung video end para po pantay po yung aking background and yung pangalan ko. So, ang ating next gagawin ay lagyan po natin ng konting style ng ating pangalan. Punta tayo sa edit. Then, i-click po natin to. Then, i-click ko po to. Yan. I-click po natin na to para maging ano lang siya, hindi siya mabilis. So, check. I-try natin. Yan, di ba? Yan. So, ang gawin natin, ang style na ginawa ko, pag-click ko yan, kung kailan po siya medyo nag-i-stop siya, nagpa-flush, then doon ko po ilalagay yung subscribe button sa baba. Punta tayo sa stickers. Tayo, punta tayo dito. Okay. Then, meron na akong subscribe button. Lagay natin dito sa baba. Yan. Lakihan natin ng konti. Yan. So, okay. Tapos, press natin itong arrow. Lagay na po natin ng end. Lagyan po natin ng style ulit, edit. Then, gagamitin ko po ito. Yan. Then, check. I-try natin. Yan. Diba? Ngayon, ang next natin gagawin ay yung point para maklik, para kunwari ni-click niya yung subscribe button. So, bigyan ko ng konting style. Pagpasok niya, doon ko ilalagay yung ating point. Kita natin ng konti. Yan, try natin. Baba, konting baba. Try natin. Yan, di ba? So, move natin ng konti. Try. Yan. Then, next, ang gagawin natin ay yung bell. Stickers ulit. Meron na din akong bell dito. Click. Then, ilagay po natin sa tabi na subscribe button para magandang tignan. Kitan natin ng konti. Try natin. Yan. Diba? Yan siya. So, dahil medyo hindi siya pantay, ipapantay po natin kung ano po yung pag-edit niyo, kakabsat. Lagi po nakita niyo itong white arrow, kailangan po pantay para po pag nag-end yung video niyo ay maganda po siyang tignan. So, try natin. Try natin. Yan, then yung bell. Yan, then sabay-sabay sila.
Okay, ngayon ang gagawin natin yung bell, lagyan din natin ng point para kunwari kinakalimbang niya yung kampana, di ba? So, stickers ulit. Then itong point. Then lagay natin dito sa may kampana para kunwari ay kinakalimbang niya yung kampana. Try natin. Oh, yan, di ba? Eh, dahil lagpas po yung itong points, gawin po natin press ulit, split, delete. Oh, di ba? Try natin. Yan. Then ngayon, ang gagawin natin, lagyan po natin ng sound. Next natin lagyan ng effect, sound ay yung subscribe. Pag-click ng button, doon po natin nalagyan ng sound para maganda pong, ano, para magandang pakinggan. So, another music effect. At ito pong aking gamit button. Ayan. Then, okay. Ayan, try natin. Ayan, diba? Then, next naman, yung kampana. Pag nakita niyo po yung point, doon po natin i-exacto paglagay ng sound. Para kunwari, kinakalimbang niya talaga. Yan. Back, music, effect, doon tayo sa bells. Then, ang gamit ko po, yan, itong gusto ko. Then, volume ulit, kasi mahina siya. Try natin. Split, dahil mahaba siya, delete, try natin. Ayan, so medyo ano, medyo huli lang po ang pagkalagay, try natin. So, yun, di ba ang galing-galing natin? So, medyo tanggalin natin, bawasan lang konti natin yung point ng arrow, point ng pagkapindot sa bell kasi medyo huli. So, ang gawin po natin, i-press po natin yung point, then i-split po natin, delete, try natin. Then yung bell ulit, kasi yung bell medyo nahuli konti, bawasan natin ng konti. Konti-konti lang, split, delete. Try natin. Ang gawin natin, wait lang ha, ito, guys. Ulit. Ayan, perfect, diba? Try natin. Perfect. Ngayon, ang pinakalas natin gawin, lagyan po natin ng music background. Music. Then sound. 25 lang tayo. Okay. Try natin. Diba? Ang galing. Yan lang kakabsat. Ngayon, i-cut natin. Split, delete. O, diba? Nandito na yung ating edit. Nandyan na lahat. O, diba? Ang galing natin. Ang galing. Ngayon, i-save na natin. Save na. Bilis mag-save. Yan. So, yun kakabsat ang aking how to make subscribe button animation. At sana may natutunan kayo. At napaka-easy lang, di ba? Kailangan talagang pinag-aralan. Kahit mali ka, kailangan mong pag-aralan talaga hanggat
matapos mo yung iyong pag-edit. Ito ginawa ko po to like 10 times. Pinag-aralan ko talaga mabuti. Ngayon napakabilis ko nang gawin, 'di ba? Sana nag-enjoy kayo. And please kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo down below para po sasagutin ko kung ano yung mga comment niyo. And also please subscribe my channel and yung hindi pa nakapag-subscribe, please kakabsat para po tayo po ay magiging connected, 'di ba? At yung mga hindi po talagang alam sa mga konting basic at sa mga napaka-easing tutorial na ginagawa ko, gawin niyo po 'to. Hindi po 'to talagang gaanong maganda, pero at least meron po akong nalalaman na konting tutorial, 'di ba? So hanggang sa muli, thank you very much, and then I will see you to my next video. God bless you all. Mwah! Love you all. Bye-bye! So, tapos na, Hakabsat. So, diba, napakadali, napakasimple. And marami kayong paraan, marami kayong mga any idea about sa paggawa ng subscribe button. Pwede rin kayong gumawa ng subscribe button with animation or with ating picture. Pwede din gumawa ng subscribe button na title lang yung subscribe button, then yung name mo, yung channel mo, then ikaw na po maglagay ng design, mga color, mga music, kung anong gusto nyo, then pwede nyo din, nakita nyo na pwede nyo din pong kunin yung talagang sound dun sa ating effect kung saan kayo nag-edit, diba? Like yung kampanya, choose po kayo ng any sound doon. So napakadali, diba? So sana may natutunan kayo sa aking tutorial for today, and then aking next tutorial, pag-iisipan ko kung ano pong aking next, kasi I think na ano ko na lahat na tutorial ko na lahat, 'di ba? Pero we will see kung ano po yung next na gagawin ko. Pero for this time, pinakita ko sa inyo aking napakasimpleng tutorial. Thank you very much, and please don't forget again to subscribe. Hit the bell para ma-notify kayo sa aking next vlog. And then, Kakabsat, kahit saan kayo sulok ng mundo, lagi po kayong mag-iingat. And then, lagi po, kasi lalong-lalo na ngayon sa ating sitwasyon, we always pray na sana po matapos na po itong pandemic para po tayo magkaroon na po ng peace of mind at para makaka-uwi na po tayo sa ating pamilya kung saan man tayo sulok ng mundo. Again, thank you very much. Hanggang sa muli, and I will see you to my next vlog. Bye! Love you all!